Magandang umaga uli sa inyo mga kapatid at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Tunay nga ang Diyos ay patuloy na binubuhusan tayo ng biyaya at pagpapala. At hindi po niya nakakalimutan na padalhan tayo, hindi rin nakakalimutan na bisitahin tayo at tignan ang ating mga kalalagayan. Lagi po niyang tinitignan ang ating kalalagayan at lagi po siyang handang umabot upang bigyan tayo ng araw-araw na pagpapala. Tunay ngang dakila ang pag-ibig ng ating Ama sa Langit, ang ating Abba Father, ang ating Daddy. Sobrang dakila ang kanyang pag-ibig at dahil dito tayo po ay kanyang inabot. At gaya nga po ng sabi sa 2 Corinthians 5:17-20. Simulan po natin sa verse 17. Sabi po niya, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Yung pag-ibig ng Diyos na yun na umabot sa atin gave us the chance to become one with Christ. Ito ang nagbukas ng pintuan upang makaisa natin si Kristo. At ang sabi dito, ang sino mang na kay Kristo, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Yun nga, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo, ay nagkaroon tayo ng bagong uri ng pamumuhay. Alam niyo po, kung titignan natin sa original na konteksto, ito ay nagsasabi ng isang bago, something that has not yet existed. We became new, a new creation. Ito po ang nilikha ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesus. At itong new creation na ito, yung bagong pagkatao natin, ay nagbukas ng pagkakataon din para nagbukas din ng pagkakataon upang patuloy tayong makatanggap ng araw-araw na pagpapala nga mula sa Panginoon. At unti-unti nababago ang pagkakatao natin. Yung pagbabago ng pagkatao natin ay nagiging patotoo rin natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Binabago ng Diyos ang buhay natin, ang pagkatao natin. At ito ay unti-unti na from within na bagong creation ay nakikita outwardly. So, kaya nga marami sa atin ang nagpapatotoo ng biyaya mula sa Panginoon, ng pagpapala, ng pagbabago ng ugali, pagbabago ng pagkatao, at ini-improve ng Diyos ang buhay natin ng from level to another level. Ini-improve ng Diyos ang buhay natin. And with this, sabi po sa verse 18, and all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. Ano na ito po ay regalo ng Panginoon sa atin. Ang pakikipag-isa natin ay siya rin ang dahilan. At ang lahat ng pagbabagong ito ay regalo daw ng Diyos sa atin na siyang dahilan, na siya rin naging dahilan para dalhin tayo pabalik sa Kanya. At bakit? God has given us, bakit niya ibinalik tayo, nireconcile tayo ng Diyos sa Kanya? Dahil nga nais niya na maranasan natin ang original na plano niya sa atin. Ang isang buhay na masagana. Iyan ang main reason kung bakit nireconcile tayo ng Diyos sa Kanya. Upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng nakatunghay, kung patuloy natin ipagkakatiwala, kung ipinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Kanya, kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, ibinibigay natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus, at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, mararanasan natin ang gift ng Lord. Ano yung gift na yun? Buhay na walang hanggan? Hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi buhay na kaiga-igaya at abundant life dito sa lupa. Yan po ang nais ng Panginoon. At bakit niya ibinigay sa atin yung gift na yan? That being one with Christ, having that new creation within us. Ibinigay niya sa atin yan, sabi doon, and God has given us this task of reconciling people to Him. Mga kapatid, nireconcile tayo ng Panginoon sa Kanya upang tayo man sa pamagitan ng buhay natin ay ma-reconcile din natin ang mga tao. Paano ang reconciliation? Ang reconciliation ay ang pakikipag-saayos ng relasyon.
tayo po personally ay naayos na ang relasyon natin sa Panginoon. Kung naitanggap na natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, na-reconcile na tayo sa Diyos. Ngayon, meron daw tayong papel. Bakit tayo ni-reconcile ng Diyos? Ay upang tulungan din natin ang mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya, walang relasyon sa Kanya, hindi maayos ang relasyon sa Diyos. Tulungan din daw natin sila na ma-reconcile sa Diyos, pabalik sa Diyos. Maiayos ang relasyon nila mula sa Panginoon. Verse 19, sabi niya, "For God was in Christ reconciling the world to Himself." Ang Diyos mismo ay na kay Kristo at nire-reconcile. Inaayos niya ang relasyon ng mundo, ng mga tao sa Kanya. No longer counting people's sin against them. Nang ispadala niya ang Panginoong Jesus, hindi na niya binilang yun. Yung kasalanan ng mga tao laban sa Kanya. Dahil sa dugong nabubo. Dahil yun ang gusto niya, abutin ang mga tao. At pasalamat tayo. Salamat sa Diyos na inabot niya tayo. Tayo na makasalanan ay inabot niya ng kanyang dakilang pag-ibig. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Ang pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang hinihintay ng mga taong nakapaligid sa atin. Baka hindi natin napapansin, yan nasa kabila mo, nasa kapitbahay mo, sa kaliwa, sa kanan. Baka naghihintay lang sila ng mga taong magsasabi ng pag-ibig ng Diyos. Sa panahong ito, so much desperation. Maraming desperate na tao at kailangan nilang marinig ang pag-ibig, ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. At yan ang papel daw natin. Bilang mga naiayos ang relasyon sa Diyos, nais din ng Diyos na maiayos ang relasyon ng mga tao pa. Those who are in darkness. Because God has given us the light and we became the light of this world. Upang bigyan din liwanag ang landas ng mga taong nawawala. Ilan sa mga kakilala natin ang desperado pa na nais makilala. Nais maghanap ng, naghahanap ng hope. Kapatid, ito din ay ang ating papel. Sabi doon, nireconcile tayo at binigyan tayo ng tungkulin upang tulungan ng mga tao na maging maayos ang relasyon nila sa Diyos. Kapatid, yan ang nais. Ang mundong ito ay naghihintay sa atin upang dalhin natin ang mabuting balita sa mga tao. Paano ba? Paano kaya natin maire-reconcile ang mga tao back to God? At tulad din ng ginawa ng mga nagdala sa iyo sa Panginoon. Kung paano mo rin nakilala ang Panginoon. Marahil meron, inimbita ka sa church. Pwede rin, imbitahin mo din sila kapatid. Hindi sila pwedeng umalis ng bahay. Ask them to watch our Sunday celebration. At i-follow up natin sila. Or maybe, naghihintay sila, may mga sick. Noon may sakit ka, dinalaw ka ng isang nakakakilala sa Panginoon, inintroduce ang Panginoon sa'yo. Meron, pwede din yun, dalawin natin ang mga may sakit, ipag-pray natin. Or a friend needs a call from you. Ganun po. Kung paano, ang mahalaga ay maihatid natin ang mabuting balita sa ating mga kapatid. So, sabi po sa verse 20, "So we are Christ ambassadors." Tayo daw po ay mga ambassador ni Kristo. "God is making appeal through us. We speak Christ when we plead, come back to God." Kapatid, ito ang panahon. Ito ang panahon higit sa lahat na marami ang dapat makarinig ng mabuting balita. At marami ang naghihintay. Hindi lahat ng kakilala ko ay kilala mo. Ikaw ay may kakilala na nangangailangan. We just have to ask God, seek God. At sabi po niya sa Deuteronomy 31:8, "The Lord Himself goes before you." Nauna na ang Diyos. Ang kailangan lamang, tanungin natin siya sa panalangin, hilingin natin sa Kanya, dalhin niya tayo sa tamang tao na nangangailangan. And the Lord will give this people hope.
Kaya, hanapin, saliksikin natin ang Panginoon. Dadalhin niya tayo sa mga tamang tao na nangangailangan ng kanyang mabuting balita. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na kami ay inireconcile mo sa iyo upang mag-reconcile din ng mga tao. Tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng lakas ng loob upang ihayag ka sa aming mga kakilala, sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Lalo na po, Panginoon, sa mga taong naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng kagalakan. Lord, yung mga may sakit, tulungan mo po kami na magkaroon ng lakas ng loob upang ipanalangin sila, upang ihayag ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan sa kanila, ang iyong kaligtasan sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang pwede naming maging kalakasan sa mga ganitong panahon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at salamat din, Panginoon, for wisdom and boldness na magagawa namin ang nais mo. Father, we give you praise and honor in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtunghay. Magkita-kita po tayong muli. God bless you.